si Acierto ba? Si Acierto, Colonel Eduardo Acierto ay inyo ding patatawag kung sakasakali. Although nagtatago na raw ito si Colonel Acierto. I think si Acierto is very important sa hearing namin na magkasama sila ni Jimmy Guban. Kasi magko-corroborate si yung kanilang sinasabing dalawa. Kasi kung matatandaan mo, kabayan, doon sa committee naman ng dangerous drugs, separately, last year pa to, I think, hindi last year, siguro mga nung separate pa na iniimbestigahan ni Chairman Chairman Ace Barbers, lumutang na si si Acierto. Sinabi na niya yung mga ginawa niya eh. So dito, basically, nung kami naman nag-iimbestiga sa Quadcom, nakita naman namin na nagtutugma na sinasabi niya hindi si Acierto. Kaya ang sinasabi niya, iba. Di ba? Sinabi nga niya si Pulong, si Mantra, Michael Young. Michael Young. So, si Bato uli, sinabi niya, si Duterte at saka si Bongo. Alam daw nitong mga ito ang tungkol kay Michael Young. Hindi, wala kay Bongo. Ang sinasabi lang ni ni Jimmy Guban is yung tatlo. Si Michael Young, si Pulong, saka si Man. So, nung sinabi niya yon, doon namin naisip na dapat siguro mapagharap natin itong yung mga resource persons na to para makita natin yung corroboration dun sa mga sinasabi nila. Okay. Hindi, sinasabi niya, yung nga, economic advisor ni Michael Young, yun ang sinasabi niya tungkol sa droga, pero as a drug lord na alam daw ni na Pangulong Duterte, ni Senator De La Rosa at ni Go, pero inignored nila ang report tungkol sa mga kaibigang incheck ni dating Pangulong Duterte. Yun ang binabanggit. Tama ka. Yung pong reporting noong kanyang sinabi ni Acierto na dinala niya kila General Albayalde, dinala niya kila, I think, kila meron pa isang general, Cosolan. Dinala ata ni Cosolan kay SAP during that time. Na-ignore. Doon nabanggit yung pangalan ni Senator Bongo. Tumayan! Subscribe na sa Tele Radyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.